Uulitin ko po, yung aking madalas na sa nakarang ilang araw ay madalas kong sinasabi at pinapaalala sa ating mga kababayan, wala po tayong problema sa supply ng bigas. Wala tayong sanang problema sa presyo ng bigas kung hindi dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng bigas at dahil sa laganap na smuggling at saka hoarding. Yung smuggling ay talaga pinapasok basta pinapasok ng mga bigas ay hindi lamang 'yun ang nangyayari ay pagpasok ng mga illegal na importation ng bigas, iniipit, hindi linalabas. Inaantay ng mga hoarder na umakyat ang presyo ng bigas hanggat pagtaas ng presyo sa kanila ilalabas yung kanilang tinago na bigas. Gumawa tayo ng mga matitinding hakbang upang masugpo ang illegal na gawaing ito. Sa katunayan, ito nga pong mga bigas na ipapamahagi natin ngayon ay bahagi ng nasabat ng ating Bureau of Customs mula sa mga nahuling smuggler sa pier ng Zamboanga. Sino pa po ba ang dapat makinabang dito kundi kayong mga mamamayan din? Uuwi po kayong masaya ngayon dahil sa mga ayudang ito. Patuloy po, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay hindi po, walang tigil po, walang pagod po na iniisip kung paano kayo matulungan, kung ano pa tinitignan, kung saan, sa, kung sino-sino sa ating mga kababayan ang talagang nangangailangan, ano yung tulong ang kanilang kailangan. Nakikinig po kami sa inyo kung ano sa inyong palagay ang aming dapat gawin. Kaya't asahan po ninyo na kami po ay walang pagod na tuloy-tuloy na naghahanap ng paraan at matulungan lahat ng ating kababayan, lahat sa inyo na kahit na may kahirapan ng buhay, ay kahit papano, ay makadulot naman ng kaunting ginhawa. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos na ako po ay napili at sa mga ka-4 piece beneficiary na mabigyan kami ng bigas pariho sa katulod ko na single mom ako na umaasa lang sa lingguhang sahod ko na walang ibang nagbibigay kundi ako lang. Malaki na talagang tulong. Lubos-lubos na po akong nagpapasalamat kay Presidente. Napakalaki talaga, sir, dahil ito yung pagkataon namin na yung presidente natin ay napakabait na binigyan tayo ng pag-asa ganito. At saka, sir, yung pagbigay niyo ng bigas sa amin, nakatulong talaga sa aming kabukasan at sa aming pamilya dahil kami mga poor face talagang walang-wala kami, sir. Nag-depend lang kami sa gobyerno ng mga pamigay. Nung una, sir, yung parang wala. Ngayon lang na kaganoonan sa pagbigay ng presidente. Nagpasasalamat po ako sa presidente natin na isa po kami sa mga napili niyang bigyan ng bigas. Saka sobrang, sobrang thankful po kami kasi sa ngayon mahal na po kasi ang bigas. So malaking tulong po talaga to sa amin sa mga mahihirap po. We'll be right back.